Ayan, recording na po tayo. No? Hide ko lang ito. Then, share screen ko yung ating PowerPoint presentation. Alright. Thank you po. Ayan. Alright. Ayan. Are you seeing my screen? Taas po tayo ng kamay if nakikita na ang aking screen. Alright. Thank you. Then, ako po ba ay naririnig ng malinaw? Taas po ulit ng kamay. Ayan. Then, well, let's start our discussion. No, hello students. Another day to learn. Find the live. Before we start, let us recall the topic that we discussed last meeting and last meeting. No, kung hindi tayo nakapag-lesson, may binigay akong video lesson sa inyo na pwede niyong panoorin para mag-gets yung mga preceding topic po natin, yung topic number one and yung topic number two. Topic number one natin is all about functions, no? Sino po ang nakakaalala ng topic natin na function? Taas ang kamay. Yeah. Alright? Then, may continuation akong binigay sa inyo na video lesson, no? Bali, find the lie. Bali, hahanapin lang natin kung ano dito yung maling statement, no? Kung sino sa kanilang tatlo yung nagsasabi ng maling statement. Number one, letter A, f of x is equal to 3x squared plus x. No? Ayan. F of x is equal to 3x squared plus x at x is equal to 3. Bali, ito ay topic natin for, anong topic ito? Evaluation of function. No? Kung natandaan nyo, it is evaluation of function. Meron tayong variable x, given value of variable x, then isa-substitute natin siya sa lahat ng variable x, no, sa ating equation. Then letter B, domain is the set of all possible values of x, while the range is the set of all possible values of y. Then letter C, a relation is a set of ordered pairs, no, x and y. Sa A, sa B at sa C, ano po diyan yung maling statement or mali ang tinuturo sa atin? Taas ang kamay ng nakakaalam. In 3, 2, 1. Alright. Bali, ang mali po dyan is letter A. No? Letter B, domain is the set of all possible values of x. Tama, kasi si domain, siya yung x values natin. Then, while the range is the set of all possible values of y. No? Kasi nga naman, si range is our y values, no? Or output values. So, tama si B. Then si C, tinuro ko po ito nung first meeting po natin. A relation is a set of ordered pairs. Kapag nakakita tayo ng ordered pairs or set of ordered pairs, it is relation. Yung A, no? Bakit po siya maling statement, no? Kasi 3x squared, then ang variable x natin is 3. Bali, magiging 3 times 3 squared. 3 times 3 squared. 3 squared is equal to ilan? 6 po ba ang 3 squared? 9. No. Alright. What is 3 squared, anak, Rebesa? 9 po. 9. Therefore, dun pa lang sa second statement dito. No? Ayan. Mali na agad siya. Therefore, ang mali dito sa A, B, and C ay anong letter? Anong letter? A. A. Alright. Thank you. Next. A, not all relations are functions, but all relations, all functions are relations. No? All functions are relations. Letter B, na, all functions are relations, but not all relations are functions. Letter C, all relations are functions, but not all functions are relations. Ano, to, ano po ang, ang maling statement dito sa A, B, and C? C po, sir. C. C. Bakit? Po, sir. Bakit, anak? Bakit C? Kasi sabi po, all relations are functions, eh. Oh, yeah. All relations are functions. Diba? Ang sabi ko noon, or nung nakaraan, no? All relations, all functions are relations, but not all relations are functions. Dito, sa letter C, binaliktad niya. Bali, all relations are functions, but not all functions are relations. So, mali na agad siya kasi binaliktad niya yung tamang statement. Okay, taas po tayo ng kamay if naiintindihan natin yung sinasabi ko.
Yeah, very good. The next, a rational function is defined as the quotient of a polynomial in which the denominator has a degree of at least 1. No? Tama, no? Yeah. Bali, yung rational function kasi is the quotient of a polynomial, no? Yeah. Kahit naman kung kahit anong exponent meron sila, basta hanggang 1 ang pinakamababang exponent ay 1 ay acceptable, no? Kaya tama yung A. Yung C, a radical function is a function that is defined by a radical expression, syempre. Yung B, tama po ba yung B? Quadratic are functions where the highest power or highest exponent is 4. Kapag quadratic po ba ang ating given or ating equation, ano po ang highest exponent? Based sa pinag-aralan nyo nung kayo ay grade 10, grade 9, grade 8, and grade 7. Kapag quadratic equation or quadratic ang pinag-uusapan natin, what is the highest power or the highest exponent? The highest exponent is 2. 3 po. 2. Yeah. Cube na. Kapag cube, 3 yun, no? Yeah. Bali, quadratic is 2. No? Hindi po siya 4. Therefore, the wrong statement is letter B. Alright? Taas po tayo ng kamay if naiintindihan yung sinasabi ko. Alright. Thank you po. Next, let us begin. Let us proceed. Let's proceed to our next topic, no? Objective po natin, or ito yung dapat nating matutunan this morning, no? At the end of this lesson, you will be able to, number one, distinguish rational function, rational equation, and rational inequality. Bali, i-differentiate natin. Dapat malaman natin yung pinagkaiba ng rational function kay rational equation at kay rational inequality. Madali lang naman ito, no? Finds the domain and the range of a rational function. Hanapin natin yung domain and range mamaya ng rational function. Next, represent real-life situation using rational function. Ayan. Right? Rational expression. It is a polynomial by another it is a polynomial divided by another polynomial. Kapag sinabi nating polynomial, ito yung mga terms, no? Pwedeng monomial, pwedeng binomial, pwedeng trinomial, no? Yeah, pwedeng multinomial. Kapag 4 or pataas na, multinomial na po ang tawag. Then ang tawag sa kanilang lahat, sa monomial, binomial, trinomial, and multinomial is polynomial. Kapag nag-divide daw tayo ng polynomial sa another polynomial, it is rational expression. No? Yeah. It is a fraction in the form of P over Q, where P and Q are monomials or polynomials. No? It has it does not start with an equals sign, no? Number 4, it is not a full equation. Ito, papaliwanag ko. Magbigay tayo ng example. Ayan. Okay? 2x over x squared. 2x over x squared. Ang tawag kay 2x is monomial dahil iisa lang po siya, no? Ang tawag kay x squared is monomial dahil iisa lang po siya. Si monomial ay polynomial, no? Then yung denominator natin x squared, it is monomial, and yung monomial is polynomial ulit, no? Ayan. Kapag nakakita tayo ng dalawang polynomial na pinagdi-divide, it is rational expression. Next, ayan. Another polynomial, ano po ito? Kapag dalawang term, ano ang tawag? Anyone? Ulitin ko, ha. Kapag isa lang yung term, ang tawag is monomial. Kapag dalawa, it is binomial. Kapag tatlo, it is trinomial. And kapag apat pataas, it is multinomial or multinomial. No? Dito sa x plus 4 over x plus 2, ano po ang tawag dyan sa polynomial na iyan? Binomial po. Binomial. Dahil sila ay two terms. No? Yeah. Bali, yung x plus 4, it is binomial, then dinivide natin sa another binomial, it is rational expression, no?
wala tayong equal sign na nakikita. Wala tayong rational function na nakikita. It is only expression. X minus 3 over x plus 5. Ganun din. No? X minus 3 over x plus 5. X minus 3, it is binomial. X plus 5, it is binomial. Kapag dinivide mo yung dalawang binomial, it is rational expression. Next, x squared minus 5 over 3x minus 10. X squared minus 5, it is binomial. Then, 3x minus 10, it is binomial. No? Then, dalawa sila, yung dalawang binomial na yun ay pinag-divide. No? Ang tawag sa kanila is rational expression. No? Again, lahat po nung nakikita nyong examples, no? Mapabinomial, mapamonomial, mapatrinomial, mapamultinomial, ang tawag po sa kanilang lahat ay polynomial. No? Polynomial. Then, kapag dinivide mo yung polynomial sa another polynomial, it is rational expression. Okay? Taas po tayo na ng kamay if naiintindihan natin si rational expression. Yan. Then, baba po ng kamay. Baba po tayo ng kamay. Yan. Taas naman tayo ng kamay if may tanong tayo sa rational expression. Taas naman tayo ng kamay if may tanong tayo sa rational expression. 3. Yan. Lingaw-lingaw. Sige na. Sir, example po, sir. Diba? Monomial po yung nasa taas na sa binomial po yung nasa baba. Rational expression pa rin po ba yun? Ayun. Thank you, Nak. Napakaganda ng tanong mo. No? Ang monomial, ibabalik ko sa iyo yung ano ha, yung tanong ha. Ang monomial ba ay polynomial? Opo, sir. Ang binomial ba ay polynomial? Opo. Ayan. It is a polynomial divided by another polynomial. Sa tingin mo, yung tanong mo ba ay rational expression? Opo. Ayan. Very good. Kayo ang sasagot ng sarili niyong tanong. Yeah. Bali, regardless kung monomial over binomial over monomial, binomial over trinomial, or basta kahit ano, no? Basta polynomial yung taas, polynomial yung baba, it is rational expression. Alright? Taas po tayo ng kamay if naiintindihan yung sinasabi ko. Ayan. Very good. Thank you po. Yeah. Next, sino po ang may tanong sa rational expression? 3, 2, 1. Alright, let's proceed. No? Ayan, ito. Ayan, 2 over x. Parehas, monomial. Ayan, very good. Thank you, nakalingaw-lingaw. Ah. Gandang tanong yan. Rational equation. Equation that contains one or more rational expression. Ayan. Meron tayong rational expression, then makakita na tayo dito ng equal sign. No? Equation that contains one or more rational expression. Start out as an equation complete with equal sign. Yeah. Is an equation indicating the two expression with at least one term written as a fraction are equal. Ayan. Right? Ayan. Example natin. Kapag nakakita kayo ng rational expression sa kaliwa, then rational expression sa kanan, then sa gitna nila ay may equal sign, no? Ang tawag sa kanila is rational equation. Madaling maintindihan? Taas nga ng kamay kung madaling maintindihan si rational equation. Yan. Ang clue natin dito, kapag meron ka sa kaliwa na rational expression, then meron ka rin sa kanan na rational expression, then, nasa gitna nila is equal sign. It is rational equation. No? It is rational equation. Next example. Ayan. X squared minus 3 over x plus 1. It is a rational expression sa kaliwa. Then, sa kanan, x minus 1 over x squared over 2x. No? Ayan. It is also a rational expression. Nakakita ba tayo ng equal sign sa gitna? Oo, hindi. Nakakita po ba tayo? Nakakita po, sir. Ayan. It is rational equation. Kapag meron tayo nakikitang equal sign sa gitna. No? Ayan. Next. Ayan. Alright. Negative 2 over x plus 5 over x. No? Ayan. Bali, meron tayong mga rational
mga rational expression sa kaliwa, no? To negative 2 over x, then plus 5 over x, yan, rational expression yan. Then, meron tayong 3 sa kanan. Yung 3 po ba sa kanan is rational expression or not? Guess lang, hula lang kayo. Yung 3 po ba ay rational expression? Anyone? Paliwanag ko na. Ha? Yung 3 ay rational expression. Bakit? Kapag meron tayong nakikita na number or numerical lang, no? Ano po ang denominator niya? Kapag nakakita tayo ng walang denominator, no? 'Di ba? Kapag nakakita tayo ng mga equation tapos wala siyang exponent, automatic ang exponent niya is 1, 'di ba? Dito naman kapag number lang 'yung nakikita nyo, may denominator siya na ano? Laging may denominator na 1, 'di ba? Lagi tayong may denominator na 1. Kapag number lang 'yung nakikita natin. 3 over 1, no? Yung 3 is monomial, then over 1, yung 1 is monomial, pareha silang polynomial, therefore, sila ay rational expression. Nagigets ako? Taas nga tayo ng kamay kung nagigets ako doon sa 3. No? Na ipoprove ko yung 3, na prove ko sa inyo na yung 3 is rational expression. Ayan. Taas po tayo ulit ng kamay. Ayan, very good. Thank you po. Ayan. Alright. Bali, yung examples natin are rational equation. Rational function is a function of the form f of x is equal to g of x over h of x, where g of x and h of x are polynomial functions and h of x is not equal to 0. For instances, we have the polynomial function f defined by f of x is equal to x squared plus 3. No? Yeah. Can also be written as f of x is equal to x squared plus 3 over 1. No? Yan. Sabi sa inyo, di ba? Kapag wala kayo nakikitang denominator, ang laging denominator niya ay 1. No? Kapag wala kayo nakikitang exponent, no? Ang laging exponent niya ay 1. No? Yan. Ganun po. Kapag wala kayo nakikitang exponent, ang exponent niya is 1. Kapag wala kayo nakikitang denominator, ang denominator niya is 1. No? From this, we can say that polynomial functions are also rational functions. Ayan. Ayan. Alright? The domain of f of x is all values of x where h of x is not equal to 0. Ayan. Sir, bakit ganyan sir? May equal sign sa gitna. Nakakalito naman. Hindi, dapat ano siya, rational equation siya kasi may equal sign siya sa gitna. Ang clue po dyan, kapag nakita kayo ng f of x, then sa right side, no, is rational expression. Ang tawag naman doon is rational function. Gets tayo? Taas nga tayo ng kamay if nagigets ako sa sinasabi, ko. Alright, very good. No? Ulitin ko ha. Rational equation, rational expression sa kaliwa, rational expression sa kanan. Then ang nasa gitna nila is equal sign. No? Kapag naman rational function, no? Yung kabila is function or f of x, then yung kanan is rational expression, then yung gitna nila is equal sign. No? Yeah. F of x is equal to 1 over x squared. F of x is equal to 3 over x minus 3. Y, no? Yung y, bakit yung example na to, y is equal to 2x minus 4x squared over x. No? Bakit po siya rational function? No? Etong f of x, tinuro ko ito nung first meeting natin, no? Na yung f of x, pwede natin siyang tawaging range. Pwede natin siyang tawaging output values. Then pwede rin natin siyang tawaging y values, no? Therefore, yung f of x, pwede tayong mag-replace ng y, no? Yung f of x pwede nating palitan ng y. Alright? Taas po tayo ng kamay if nagigets ako sa rational function. Alright. Very good. Bali, meron na tayong rational expression, rational equation, rational function, and the last is rational inequality.
Kapag rational inequality, ganun lang, napakadali, di ba? Kung rational kanina, rational equation kanina, ito naman, inequality. Y is an inequality that involves one or more rational expressions. Use inequality symbols such less than, greater than, less than or equal to, and greater than or equal to. No? Hindi tayo gumagamit ng equal sign sa gitna. No? Ang ginagamit natin is, ayan, inequality symbols. No? Ayan. X minus 8 over X plus 5 plus 4, ayan, greater than or equal to 3. No? Nakita ba tayo ng equal sign? Hindi. Ang nakikita natin is inequality symbol. Kapag inequality symbol naman, yung nakikita natin sa gitna ng rational expression sa kaliwa and rational expression sa kanan, it is rational inequality. No? Ulitin ko, meron tayong rational expression sa kaliwa, then rational expression sa kanan, then ang nasa gitna niya is inequality symbol, it is not a rational equation. It is rational inequality. Alright? Taas tayo ng kamay if naiintindihan yung sinasabi ko. Napakadaling intindihin. No? X minus 2, X minus 2 over X plus 3, no? X minus 2 over X plus 3 is less than 2. No? Ayan. Rational expression sa kaliwa, rational expression sa kanan, then meron tayo sa gitna na inequality symbol. It is rational inequality. Hindi po ito rational equation kasi hindi naman equal sign yung nasa gitna ng dalawang expression. Alright? Taas tayo ng kamay if naiintindihan natin si rational expression, rational equation, rational function, and rational inequality. Alright. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Alright. Okay. Exercises number one. Identify the following whether they are rational equation, rational expression, rational function, and rational inequality. Number one. Taas po tayo ng kamay if gusto nating sumagot. Villanueva. Rational equation po. Rational equation. Bakit siya rational equation, anak? May ano po? May? Sa gitna, sir, may equal. Yun. Sa gitna may equal sign. Then, ang clue natin dyan, rational expression yung sa kaliwa, rational expression sa kanan. No? Then, kapag nakita ka ng equal sign sa pagitan nila, it is rational equation. Next! Yes, nak. Lingaw-lingaw. Rational function, sir. Rational function. Kasi, yung y is pwede tayong mag-replace ng ano? Ng x. Ng f of x. No? Hindi lang siya x. It is f of x. Then f of x siya yung sumisimbol doon sa function. No? It is rational function. Di ba? Nakalimutan nyo? Yung f of x, pwede tayong mag-replace. Siyempre, pwede nating palitan ng y. Siyempre, yung y, pwede rin nating palitan ng f of x. No? Taas tayo ng kamay if naiintindihan yung sinasabi ko. Iyon. Very good. Thank you po. Ayan. Next. Barcelona. Rational inequality po. Rational inequality kasi yung nasa gitna ng dalawang rational expression is inequality symbol. Alright, very good. 2x minus 4 over x minus 2. Bukod kay Lingaw-Lingaw and Barcelona. Rivera. Rollyboy Rivera. Rational expression, sir. Rational expression. Alright. Rational expression kasi nagdi-divide tayo ng dalawang polynomial. No? Nagdi-divide tayo ng dalawang polynomial. Polynomial yung taas, polynomial yung baba, or polynomial yung numerator, polynomial din yung denominator. Na yan. Last! Wait lang ah. Tignan ko sino mga nagtataas. Mendones.
rational function. Rational function. Kasi nga nakakita tayo ng f of x, no? Ayan, very good. Taas po tayo ng kamay if malinaw sa atin yung rational function, rational equation, rational inequality, and rational expression. Ayan, okay. Very good. Baba po tayo ng kamay. Ayan. Then, tatanungin ko naman kayo if may tanong kayo doon sa apat. In 3, 2, 1. Alright, thank you po. Domain and range of a domain and range of a rational equation or rational function. The domain of a function f of x is a set of all inputs, no? X values that do not cost 0, no? Yan, kapag nakakita tayo ng x values na hindi siya nagiging cost na maging 0 yung ating function, no? Domain po ang tawag sa kanya. Kaya, zero denominator. I mean, the range of a rational function is the set of all possible possible outputs, no? Yeah. Bali, y values. Okay. Tingnan natin. Yeah. Yung domain, kapag nakakita kayo ng mga x values na nagko-cost ng 0, no? Kapag in-input mo yung x values doon sa ating denominator, then nag-cost siya ng 0, hindi siya kasama sa domain. Ang mga kasama lang sa domain is yung mga x values na hindi nagiging 0 yung ating denominator. Then yung range is all possible outputs, no? Yeah. Domain and range of a rational function may be found by using the following method. Number 1, using algebraic solution. Number 2, looking at its graph. Number 3, sketching its graph. Pero this morning magpo-focus lang tayo sa number 1, no? Then Wednesday magpo-focus tayo sa looking at its graph and sketching its graph. Bali, number 1, doon lang tayo sa number 1 magpo-focus ngayong umaga. Yan. Using algebraic solution. Yan. Using algebraic method, no? Example number 1, find the domain and range using the algebraic method of the rational function. Yan. Find the domain and range using the algebraic method of the rational function. F of x is equal to 3x plus 9. No, ito po yung procedure. To find the domain, we can use the rule denominator, no? Is not equal to 0. Number 2, equate the denominator to 0, no? Ayan. Bali, any number you substitute to x, no, that will give you an output y except 0. Ayan. Ayun po yung domain natin. Ayan. The domain is the x such that x is a element of real numbers r. Alright? Bakit? No? 3x plus 9. No? Ang denominator neto, dahil wala tayong nakikitang denominator, ano po ang denominator kapag wala tayong nakikitang denominator? 1, sir. 1. Alright? Then, dun sa 1, wala tayong nakikitang variable x. It is a numerical lang. 1 lang po. Therefore, lahat ng number na pwede nating ilagay is pwede, no? Kaya ang domain natin is x such that x is a element is a set of all real numbers. Ayan. All right? Any number you substitute to x will give you an output y except 0. Huwag lang magiging 0 yung ating output, no? Dahil hindi siya magiging domain. All right? Bali, ito. The domain is x such that x is a element of all real numbers. Alright? Taas tayo ng kamay if naintindihan natin si number 1. Ayan. Very good. Thank you po. Domain pa lang po tayo. Wala pa tayo kay range. Ha? Then si range, ganito po siya kinocompute. No? Ayan. Ulitin ko. Madaling kunin si domain. Bakit? Kailangan lang natin yung denominator niya. Kapag nakita natin yung denominator niya, in-equate natin sa 0, then kinuha natin yung value of x, iyon na agad yung ating domain, no? Dito kasi sa example number 1 natin, walang denominator, no? Therefore, our denominator is 1. Then yung 1 na yon is hindi tayo
nabibigyan ng variable x dahil 1 nga lang siya, no? Therefore, pwede lahat, no? Pwede nating i-substitute lahat ng numbers. Ayun po yung domain natin. Domain is equal to x such that x is a set of all real numbers. Paano naman kunin si range? Ganda po kunin si range. To find the range, solve x in terms of y. Solve x in terms of y. Ayan, okay? Ito po siya. Bali, ayan. F of x is equal to 3x plus 9. F of x is equal to 3x plus 9. Bali, yung f of x, pinilitan natin ng y. Kasi pwede naman siyang palitan. No? Kasi nga, in terms of y, ang gagawin natin. Gagawin natin next is, ayan. Alright. Oh, yeah. Ano nangyari? Okay. Ganun na pala siya. Pusa pala siyang bababa. Alright. Okay. Alright. Medyo nagulo ang ating PowerPoint kasi inedit ko pa to. No? Bali, paliwanag ko na lang. No? Ayan, ulitin ko. Ah. Wait lang po. Ayan. Bali, y is equal to 3x plus 9. Ang gagawin po natin, lahat ng y and constant or number lang, no, ilalagay natin sa kaliwa or sa kanan lang, no. Then yung 3x or yung may variable x, ililipat lang natin sa kaliwa o kanan lang. Basta magkahiwalay si x tsaka si y and yung constant. Therefore, yung 3x, para di tayo mahirapan, yung 3x iiwan na natin sa kanan. Yung 3x, iiwan na natin sa kanan. Then, yung 9 is ililipat natin sa kabila. No? Transpose natin sa kabila. Yung positive 9 magiging ano? Kapag nilipat natin sa kaliwa. Negative, sir? Negative 9. No? Negative 9. No? Bali, magiging y minus 9. Y minus 9 is equal to 3x. No? Magiging y minus 9 is equal to 3x. Ayan. Medyo nagulo lang siya. Ayan. Then, syempre, dahil naging y minus 9 is equal to 3x, ano yung katabi ng x? It is 3. No? Ayan. It is 3. Therefore, kailangan natin silang i-divide both sides by 3. Then kapag dinivide natin both sides by 3, no? Ang maiiwan sa kanan is x. Ang maiiwan sa kabila or sa kaliwa ay ito. Medyo magulo lang 'to kasi nagkapatong-patong ha. Ito po siya. Ayun, ito po siya. No. Mamaya pagtapos ng meeting natin, aayusin ko 'yung PowerPoint ko. Then itong part na 'to is ibibigay ko sa inyo, no? Sa kabilang section na tuturuan ko. Siguro okay na 'yon kasi i-edit ko ulit yung PowerPoint. Kasi dito sa ano natin medyo maguguluhan kayo eh kasi hindi niyo kita yung nangyayari, no. Ayun, bali ganito ang nangyayari sa dulo. Y minus 9 is equal to 3. Y minus 9 over 3 is equal to x, no. Ayun. Bali ano ang denominator na nakita natin? It is 3. Yung 3, no. Ayun. Since there is no restriction in the denominator, therefore the range is the set of all real numbers, no? Gaya lang ng example ng gaya lang ng domain natin dahil wala tayong denominator kanina, no? Dahil constant lang yung denominator kanina, it is only numerical, no? X such that x is a set of all real numbers, no? Then sa range naman natin, ayan, then sa range naman natin, ang nakita nating denominator natin is 3, no? Wala ulit tayong nakitang y. Wala tayong nakitang variable y, no? 3 lang, no? Therefore, there is no restriction in the denominator. Therefore, range is the set of all real numbers, no? The range is r is equal to y such that y is a element, is a set of all real numbers. Ayan po. Medyo magulo lang dahil nagulo yung PowerPoint, no. Ganun pala siya nangyayari. Yan, di ba? Na
nagkakapatong-patong. Alright. Yeah, number two. Find the domain and range using the algebraic method of the rational function. No? Yan, domain. To find the domain, we can use the rule denominator is equal to zero. Letter B, equate the denominator to zero. Doon po sa ating nakikita, f of x is equal to x over x plus 2. No? Ano po ang ating denominator? Anyone? Ano po ang ating denominator? Hello? Ano po ang ating denominator? Ang denominator natin dito is x plus 2. No? Yan. Baka hindi nyo alam yung numerator and denominator, ha? Yung numerator is yung nasa taas, denominator is yung nasa baba. Then, tinatanong ko kung nasan dyan yung numerator. No? Ito po yung numerator. X plus 2. Ang gagawin natin sa x plus 2 is yan. Equate natin sa 0 yung x plus 2. Yeah. Right? Then, ang mangyayari is ito po. Oh, yeah. Medyo nagulo na naman. Yeah. Bali, nilipat natin yung plus 2 sa kabila. Magiging negative po siya. No? Ayan. Alright? Magiging negative po siya. Therefore, our domain is x such that x is a element of all real numbers except x is equal to 0. Kasi kapag yung negative 2, no, sinubstitute natin doon sa denominator, negative 2 plus 2, magkukos siya na maging 0 yung denominator natin. Kapag naging 0 yung denominator natin, it is undefined, di ba? Alam naman natin yon. Therefore, x such that x is a element of all real numbers except x is equal to negative 2. No? Yeah. Then range. Siguro dito sa example number 2, puputulin ko na yung discussion natin. No? Para ma-edit ko agad yung PowerPoint para sa mga next class ko is maayos na. No? Para pag pinanood nyo yung part na to doon sa YouTube. No? Okay yung part natin ng una eh. No? Bali, ang na-edit lang natin, ang in-edit ko kasi ito. No? Yan. Bali, nagkagulo-gulo yung mga symbols and numbers and variables. Kaya, medyo magulo rin siya intindihin. Kaya, ganun na lang yung gagawin ko. Ayan. Alright? To find the range, solve x in terms of y. Alright? Yan. Yan ang mangyayari. Bali, dahil meron tayong denominator na x plus 2, i-multiply natin siya kay y, no? Ayan. Para matira yung x sa kaliwa, sa kanan. Alright? Then, ganyan po ang mangyayari. Y times x is equal to xy and y times 2 is 2y, no? Then equals to x. Medyo magulo lang kasi na-edit ko na kasi ito. Ayan. Alright. Bali, ito ang mangyayari sa kanya. Alright. Wait lang naka. Oh. Hindi kita pala. Ganito ang mangyayari sa kanya. 2y is equal to x minus xy. Sige, putulin ko na dito kasi medyo magulo na siya. No? Stop recording ko lang muna.